Kumusta kayo lahat? Itutuloy na natin ang pag deposit ng hot pass sa horizontal welding position sa groove weld. Nakikita nyo may upa. So ito yon. Ang gagamitin kong welding rod mamaya ay E7018. Ito siya. Ang position ng welding rod pag nagde-deposit ng horizontal, ganito ah. Ito ang inyong workpiece. Itututok nyo ng approximately 90 degrees. Tapos, ibababa nyo ng konti. Halimbawa, ganyan. Baba ng konti. Tapos, kabig sa direction of travel. Kung papunta kayo ron, kabig papunta ron ng konti. Tapos, yung pag-ano na. Kung papunta naman dito sa kaliwa, tutok, baba, approximately 15 degrees. Tapos kabig din, approximately 15 degrees din ang kabig. Tapos saka lang mag-deposit. Yun ang gagawin natin mamaya. Yung mga bago dyan sa aking channel, sana mag-subscribe kayo para mapanood nyo pa yung ibang mga video. Pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga iba ko pang mga video. Pero, tulad ng dati, dapat laging naka-PPE. Huwag na huwag kakalimutan ang PPE. So, mamaya, pupunta tayo doon sa welding booth. Gagawin na natin to. Sa pag-deposit ng hot pass, kung saan kayo tumigil, halimbawa, dito kayo tumigil, lilinisin muna, no? Pag malinis na, advance kayo ng mga 1/2 inch. Dito kayo magre-restart sa unahan ng crater. Mga kalahating pulgada. Pag nag-restart na, ibalik yung arc dun sa crater. Tapos, dire-diretso ulit. Ulitin ko, pag tumigil ang inyong welding rod, bago mag-deposit uli ng panibagong layer, linisin muna yung pinagtigilan, yung crater. Then, pag mag-restart sa unahan ng crater, mga kalahating pulgada. Pag nag-start na yung arc, balikan na yung crater. Tapos, yan, pwede na kayong dumiretso. Yun ang pag-restart ng arc. So, sana huwag nyong kalilimutan yun. Para hindi umumbok yung dati ng bead. Kasi kung mag-restart kayo sa ibabaw ng pinagtigilan ninyo, uumbok yung dating bead. Para maiwasan yun, doon kayo sa unahan, balikan yung crater para pag natunaw, pantay na. Yung unang deposito, pati yung sunod na deposito para pumantay. So, huwag nyo kalilimutan. Ipopwesto ko na ang ating materyales para sa horizontal welding position. Pwesto na siya. Magde-deposit na ako ng hot pass. Tignan niyong maigi kung paano ko 'to ginagawa. Yung position ng welding rod, yung galaw ko. Pagmasdan nyo na lang. We'll be right back.
tumitigil, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, kinakailangan, linisin muna itong lugar na ito. Yan, malinis na. Pwede na ulit tayo mag-deposit ng susunod na welding rod. Tapos na natin may deposit ang hot flash. Lilinisin natin ito. Una ko munang ipanglilinis yung chipping hammer para matanggal yung mga slug. Naman na panlinis ko rito ay steel brush. Tapos kung merong may madikit pa rin talaga na slug, gamitan na ng wire brush para mas malinis talaga. Dali, meron pa palang ano. Pag may nakaumbok, pwede nyong i-grind. Kasi hot pass pa lang, naman ito. Para pag deposit na susunod na bead, malinis. Gagrind ko muna yung mga medyo may umbok. We'll be right back.
medyo konti na lang ang umbok, pwede na natin gamitan ng wire brush. Tapos na ang ating hot pass. Ang sunod na rito ay filler pass na. Medyo pampuno na siya. Papupunoy na natin 'to. Pero mag-iiwan tayo para sa cupping. Kaya ang susunod na pasada, ang tawag dito ay filler pass. Linisin ulit bago mag-deposit ulit ng panibagong layer. Kung merong umbok, pwedeng linisin muna para pantay talaga pag nag-deposit ng sunod na. Multiple pass ang ginagamit dito para puno kasi hindi pwedeng biglaan, maglalaglagan siya, kaya paunti-unti lang. Puro stringer bead ang ginagamit dito. Thank you.
tapusin ulit natin 'to. Panibagong pasada ulit. Gagrind ko na to. Ilalayo ko lang ng konti ang camera. We'll be right back.
idediretso ko na to ng cupping para isang birahan lang. Kasama na rito ang cupping. Ito na ang ating cupping. Ito na ang panghuling-huli. Tignan nyo yung itsura ng cupping.
ito na ang finished product natin sa horizontal welding position. Ayan. Kung ang kapal niyan, maximum niyan ay 2 millimeters. So, ayan ang kanyang kapal. Maraming salamat sa pagsama sa akin. At malapit na tayong matapos. Isa na lang ang ating gagawin. Yung vertical welding position na lang ang ating gagawin. Pagkatapos noon, tapos na ang ating NC1. So, huwag kayong magsasawa sa pag-practice. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Sana mag-subscribe kayo at pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga darating pang video. So, hanggang sa muli uli. Until then, thank you.